lahat ng mga nagbabagang balita. Granular lockdown, ipinatupad sa ilang lugar sa Metro Manila. Posibleng pagpapalawig pa ng ECQ. Dalawang option lang naman po yan, mananatilang ECQ, in which case ang tanong, meron bang pang-ayuda, or ibababa po sa MECQ. Mga pasayarong walang quarantine pass at iba pang lumabag sa health protocols, pinaghuhuli. Bulacan Medical Center, puno na rin ng mga COVID patient. Ilang pasyente piniling manatili sa mga tent at sasakyan habang naghihintay ng bakanteng kama. Legalidad ng mga pasweldo sa PTV4, pinuna ng Commission on Audit. 1,000,000 pisong halaga ng pagkain para sa online meeting ng DOH sa Visayas, nasitarin. OFW sa Afghanistan, matagumpay na naligtas ang ilang kapwa Pinoy kahit nakabantay pa ang mga grupo ng Taliban. Sabi ko sa aking boss, I will take risk to get my guys. At 3 araw bago ang bakbakang Pacquiao at Ugas, sino na nga ba ang llamado ayon sa mga eksperto? Magandang gabi, bayan! Umabot na sa 14,895 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 na naitala ng DOH ngayong araw. Ito na ay ikalawang pinakamataas na bilang na naitala sa kada araw simula ng tumama ang pandemya. Dahil nandito, pumalo na sa 1,791,000 ang kabuuan bilang ng mga kaso sa bansa, bagamat may 2 laboratorio ang hindi na naman nakapagsumiti ng kanilang datos. At sa bilang na ito, aabot sa 111,000 ang active cases. May 258 rin ang namatay para sa may 30,000 na kabuuan bilang. Habang nasa 8,000 naman ang nakarecover para sa 1,648,000 na total recoveries. Nagpatupad na ng granular lockdown ng ilang LGU sa Metro Manila habang hinihintay pa ang desisyon ng IATF kaugnay sa susunod na quarantine classification ng NCR. At ayon po sa ilang alkalde, nakitaan ng pagsipa ng COVID-19 cases sa kanilang lugar kaya pinatupad ang mga lockdown. Nagpapatrol, Doris Bigornia. Pinagpupulungan na ngayon ng IATF ang susunod na quarantine classification sa NCR. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ECQ o MECQ lang naman ang posibleng maging rekomendasyon ng IATF. Dalawang option lang naman po yan, mananatilang ECQ, in which case ang tanong, meron bang pang-ayuda, or ibababa po sa MECQ. Na matapos ang ECQ, hindi po kaagad bumababa ang numero. Siguro po mga 1 linggo pa bago tuluyang bumaba. Dahil nga po delayed yung reaction because it takes 14 days yung cycle ng hawahan sa sakit neto. Sa Muntinlupa, dahil pataas ang numero ng COVID-19 cases, imbis na magluwag sa community quarantine, mas lalo pa itong maghihigpit. 5 kalye sa 1 subdivision ang inilagay ni Mayor Jaime Frisnedi sa Extreme Localized Community Quarantine o ELCQ simula ngayon August 19. Dagdag pa yan sa 5 komunidad na nauna nang inilagay sa strict lockdown. 2 linggo ang extended na hard lockdown sa mga lugar na yan. Setyembre na asahang babalik sa normal kung bababa ang datos na nakikita ng City Health Office. May food packs ang mga apektado ng ELCQ. Special Concern Lockdown Areas o SCLA naman ang tawag sa Quezon City. Nasa 61 lugar ang naka-SCLA simula pa noong August 6. Paglilinaw ng QC,
Partikular na mga kalsada lang ang inilockdown, hindi buong barangay. Naka-standby si Mayor Joy Belmonte sa kung anumang pagbabago kung meron man na iaanunsyo ng IATF. Pero sa ngayon, magbibigay sila ng food pack ayuda sa mga apektadong residente hanggang matapos ang 14-day lockdown. Gayon din sa San Juan, kung ano ang desisyon ng IATF, mag-a-adjust daw si Mayor Francis Zamora. Pero sa ngayon, 6 na lugar sa San Juan ang naka-granular lockdown. Sustentado ang mga residente ng food packs sa loob ng 2 linggo. Na-swab test na rin ang mga residente. Paglilinaw ni Mayor Zamora, partikular lang na mga barangay ang isinara, hindi barabarangay. Sa Manila, wala pang balak na mag-lockdown ng mga barangay. Susunod ang lungsod sa kung anuman ang sasabihin ng IATF. Sa Pasig City, waiting si Mayor Vico Soto sa IATF. Wala pang granular lockdown sa syudad. Ganun din sa Parañaque City, hindi pakikilos ang syudad hanggang walang kumpas ng IATF, gaya ng napagkasunduan ng Metro Manila Mayors. ECQ ang pinapatupad hanggang mapaso ito bukas. Sa Pasay City, patuloy ang granular lockdown sa 536 na bahay sa 89 barangays. Sarado na ang mga yan noon pang August 6 dahil sa mataas ang COVID-19 cases. Sa Las Piñas City, massive contact tracing at testing ang aatupagin, kaya wala pang lockdown na ipinapatupad. ECQ man o MECQ simula Sabado, handa ang lungsod sa kung anuman ang gustong ipatupad ng IATF. Si Pateros Mayor Ike Ponce, suportado naman ang posibleng pagluluwag o pagbaba sa MECQ. Kung hindi na kaya, what are the other options left? Ito may maaaring combination na lang, medyo lugan natin ng konti pero pwede mong gawin para paghahalo-halo. We deem it best to leave the decision to the wisdom and judgment of the IATF. The decision of the Metro Manila mayors who are at the battleground is very critical as they seek to find balance between health and economic concerns. Ngayong gabi, inaasahan ang desisyon ng IATF. Doris Bigornia, ABS-CBN News. Umalma naman ang grupo ng mga negosyante sa posibleng pagpapalawig pa ng ECQ sa Metro Manila. Naghihikaos naman ang maraming negosyante na kung hindi pa man nagsasara ay nanatiling lugi at wala pang katiyakan kung kailan makababawi. Nagpapatrol, Bianca Dava. Kaarawan ngayon ng anak ni Rochelle pero wala man lang daw siyang maipadalang pera sa probinsya na panghanda. Muling natigil ang kanyang pagtatrabaho sa salon mula nang ipatupad ang 2 linggong ECQ sa Metro Manila. Kabilang siya sa mga nabigyan ng ayuda pero napunta ito kaagad sa pambayad sa renta, tubig at kuryente. Sobrang hirap na po talaga sa ngayon. Kung na nga po alam kung ano po yung gagawin ko kasi wala naman po akong ibang alam na trabaho kundi yun lang po mamasukan po sa salon. Sa ngayon, nagvo-volunteer siya sa kanilang barangay sa Mandaluyong para makatipid at makalibre ng pagkain. Nagvo-volunteer po ako sa barangay para tipid na rin po minsan. Hindi na rin po ako kumakain dito sa bahay. Doon na din po ako sa tent namin kumakain. Tsaka pag may sobrang pagkain po, dinadala ko din po dito. 3 beses na rin pansamantalang nagsara ang pinagtatrabahuhang spa and wellness center ni Marisa. Pero bago pa man ipatupad ang ECQ, bawas na ang kanyang mga kliyente. Kung noon nakakapito hanggang 9 na customer siya kada araw, sa ilalim ng GCQ, 1 hanggang 3 na lang. At ngayong ECQ, wala talaga. Dito sa tinitirahan namin, 8 months po. Since last year, hindi pa po kami nakakabayad ng upa. Eh hindi pa nga po kami nakakabawi, ayan na naman po, uulit na naman. Hindi na po talaga kakayanin. Sana nga po luwagan na nila eh. At saka nag-iingat naman po yung tao, sino ba gusto magkasakit? Nangangamba naman ang mga may-ari ng mga karinderya sa Maynila na tuluyang malugi ang kanilang negosyo. Hirap na hirap na din kami kasi kunti rin ang kumakain ngayon. Bawas din talaga kasi masyadong mahal yung karne ngayon, bilihin. Hindi kasi kaya ng kung yung dati pa rin natakal sa ulam, malulugi din.
Ayon sa grupong Defend Jobs Philippines, nasa 400,000 manggagawa ang apektado ng ECQ sa Metro Manila. Pinakamarami rito ay sa mga sektor ng construction, accommodation and food services, information and communications, wholesale and retail, at culture and entertainment. Hindi po lahat ng mga workers ay nakatanggap na ngayon ayuda. Ngayon ang mga manggagawa natin, ang diskarte talaga nila ay kung yung iba na medyo may kakayanan, mag-online selling. Pero yung iba talaga umaasa sa mga pantry, sa mga ayudang meron. Kasi yung ayudang binibigay ng pamahalaan, kulang na kulang talaga yan. Sa pagtataya naman ng NEDA, 151.4 billion pesos ang mawawala sa kada linggo sa Metro Manila at iba pang lugar gaya ng Laguna, Cagayan de Oro at Bataan kung palalawigin pa hanggang 5 linggo ang ECQ. 250,000 ang madadagdag sa mahihirap at 600,000 naman ang mawawalan ng trabaho. Kaya mungkahi ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, sa halip na puro lockdown, pag-igihin ng pamahalaan ang pagsunod sa minimum health protocols. This is a very difficult time for our businesses because, you know, a lockdown, we are a consumption-driven economy and most of our businesses depend on consumer confidence. With a lockdown and a restricted mobility, there is no consumption to talk about. And if we keep on repeating the same measures, we cannot expect a different result. It will be the same. There will be more closures and more job losses. Gaya ng maraming manggagawa, hiling ngayon ni Rochelle at Marisa, maibaba na ang quarantine classification ng Metro Manila para makabalik sila sa trabaho at makabangon ang ekonomiya. Bianca Dava, ABS-CBN News. Puno na ng mga COVID-19 patients ang Bulacan Medical Center. Ang ilan sa mga pasyente ay buntis pa at karamihan sa mga nakakonfine ay hindi pa nababakunahan. Live po mula sa Malolos, Bulacan, patrol si Robert Mano. So Robert, kung puno na yung ospital, eh, paano ngayon? Yung mga gusto magpa-confine dyan, eh, pwede pa silang magpunta pa? At kung hindi naman, saan sila pupunta? Henry, binibigyan ng opsyon yung mga pasyente. Kung gusto nilang magpa-confine dito, ay pwede pa naman. Pero habang wala pang bakanting kwarto, ay mananatili muna sila sa tent na nasa labas ng emergency room. Sunod-sunod ang dating ng mga pasyente sa Bulacan Medical Center. Ang iba, COVID-19 cases at mayroon ding hindi. Sabi ni Bulacan Provincial Health Officer 2 at Bulacan Medical Center Director Dr. Jordis Marushka Celis, puno na talaga ang kanilang ospital pero tinatanggap pa rin nila kapag may dumating na pasyente. Yung sitwasyon namin dito sa Bulacan Medical Center ay hindi kakaiba dun sa mga nangyayari sa ating mga ibang ospital sa buong Pilipinas. Medyo napupuno na po tayo. Ang ating occupancy sa ICU, kung minsan ay isa o dalawa na lang ang pakante. Sa ward natin na nasa 90% na rin ang occupancy, 90 hanggang 93 ang occupancy natin. Gustuhin man namin na ma-accommodate lahat ng mga pasyente tumatawag sa amin at nagpupunta dito sa hospital, hindi talaga kakayanin. Wala tayong paglalagyan at hindi nakakayanin ng ating mga staff. Kaninang umaga, 144 ang COVID-19 patients na nasa ward mula sa 155 beds available, habang 24 ang nasa ICU na may nakalaan namang 28 kama. Kabilang sa naka-confine ang 18 bagong panganak na positibo sa COVID-19 at may 20 pambuntis na nasa delivery room na positibo rin sa sakit. Karamihan sa mga naka-confine dahil sa COVID-19 ni hindi pa nabakunahan ng first dose. May 18 pasyente pa na naghihintay makapasok sa ospital na nasa triage at may 100 tawag mula sa iba pang quarantine facility at iba pang ospital na naghihintay makapag-transfer ng pasyente sa kanilang ospital. Kaya dumidiskarte na lang sila para ma-accommodate pa rin ang mga walk-in na pasyente. Meron kaming mga ilang beds na nakalagay doon. Basta na puno na yung beds. Mm-hmm. Kung minsan na next, nasa wheelchair na sila. Kung wala na rin wheelchair, may mga upuan kami nilalabas. Mm-hmm. Yung iba naman, nag-antay sa ambulansa o kaya doon sa sarili nilang sasakyan. Kikita naman nila yung situation doon sa triage natin. So nag-o-op na lang sila. Nag-stay muna doon sa sasakyan nila. Alauna ng hapon,
Ganito na ang sitwasyon sa BMC. May mga ginagamot sa ambulansya. May mga pribadong sasakyan na nakasakay ang pasyente habang nakakabit ang dextrose at oxygen at minomonitor. Ang mga medical workers naman suot ang personal protective equipment. Hindi alintana ang init at matyagang iniikot ang mga pasyente na piniling magpa-confine sa kanilang ospital kahit nasa mga tent lang. Gaya ng anak ni Tatay Francisco, dialysis patient ang kanyang 29 anyos na anak. Kwento niya, kagabi pa sila nag-ikot dahil wala silang mahanap na ospital sa kanila sa Kalumpit. Kami ng sa Bulacan-Bola, sa Matimbo, ala rin, ayaw rin, balik-uli kami rito. Di wala rin, dito kami bumaksak sa probinsya. Sabi pa ni Tatay Francisco, kahit mainit sa tent, basta't ang mahalaga, masuri ang kanyang anak at madialysis. Henry, paalala pa ng pamunuan ng ospital sa mga pasyente na huwag agad dumiretso dito. Mas makabubuti raw kung kukonsulta muna sila sa mga barangay at municipal health workers para ma-assess yung kanilang sitwasyon at matukoy kung kailangan ba silang ma-confine dito o di kaya naman ay manatili muna sa quarantine facility dito sa Bulacan. Henry. So Robert, yung mga naghihintay sa labas, halo yun, yung mga non-COVID at COVID patients. Tama yun, Henry. Mga COVID at non-COVID patients, pero majority ng mga nagpupunta dito dahil provincial hospital siya ay nagka-cater sila para sa mga COVID-19 patients. Henry. Maraming salamat, Robert Mano. Hinuli ang higit na 50 pasahero na walang dalang quarantine pass sa Quezon City. Ilang tindera naman sa Pasay ang nasita dahil pasimpleng tumatanggap ng dine-in customers. At sa isang barangay sa Laguna, hindi nasunod ang health protocols nang dagsain ang bigayan ng ayuda. Nagpapatrol, Zian Ambrosio. Ininspeksyon ng Quezon City Task Force on Traffic and Transport Management at Highway Patrol Group ang mga pampasaherong sasakyan sa kahabaan ng Commonwealth. Titignan natin yung mga pasahero kung may mga quarantine passes, sila ay essential or upper. Kapag upper naman, unauthorized, tinapababa po natin at tinitiketan para to let them know na hindi sila dapat lumalabas ng bahay. Si Aling Judith may pinakitang quarantine pass, pero hindi naman pala nakapangalan sa kanya. Bakit ka nasa labas kayo ECQ? Bakit ka nasa labas? Nila po ako niya, ma'am. Magsasama mong malingki. Ang mga walang quarantine pass, pinababa ng bus. Tulad ni John na sinabing magpapabakuna lang daw. Pero wala naman siya maipakitang text o email ng confirmation ng kanyang vaccination schedule. Magpapabaksin din po sana. Ang UV Express na ito, halos kalahati ng mga sakay ay pinababa dahil walang dalang mga quarantine pass. Ang iba may kasama pang menor de edad. Ayon pa sa hepe ng Quezon City Task Force on Traffic and Transport Management at HPG, umabot sa mahigit 50 ang nahuli ngayong araw. Kaaway po natin, hindi po nakikita. Kaya hanggat maaari po, kung hindi po kayo categorized na authorized person outside residence, wag na po tayong lalabas. Pangalagaan po natin ang ating mga sarili at sa ganun mapapangalagaan po natin yung ating mga kasambahay. Sa Binondo, Maynila naman, sinita ng mga pulis ang 28 lumabag sa curfew. Sa covered court sila nagpalipas ng gabi. Bigyan natin sila ng mga orientation kung bakit sila nahuli at bakit sila nandito at ano yung magiging risk no sa kanila at sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay kung sila ipatuloy na ma-expose no sa labas. Kasi hindi natin alam. Alam naman natin na yung COVID ay hindi nakikita. Vendor po kami dalawa. Nag-tiktok po kami dalawa no, without face mask. Wala pa akong ID po na magpo-proof po na vendor niyo po. May ilang tindera naman sa Baclaran na nahuling pasimpleng tumatanggap ng mga dine-in customers. Ayon sa mga taga City Hall, araw-araw na raw sila nakikipaghabulan sa mga lumalabag sa ECQ. Bawal talaga magtinda. Pag binataya namin doon, lalo na sa Paranaque, doon banda, yung sa boundary, doon naman. Pag dito naman kami, doon naman ang maglalatag. Maliban sa mahigpit na pagpapatupad ng protocol, tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng ayuda ng mga LGU. Pero sa Barangay San Antonio, San Pedro, Laguna, hindi nasunod ang mga health protocols na dumagsa ang mga tao sa pila ng ayuda kanina madaling araw. Matagal po.
Kanina pa ka po kami alas 6 dito ng umaga. Oh. Hanggang ngayon nandito pa po kami. Mabuti na lang po may lilim. Gutom na. Hindi pa sigurado kung makakakuha. Eh, grabe ang pila eh. Ayun oh. Buhay eh. Nagkataon nandun si DILG Undersecretary Jonathan Malaya para sa seremonya ng pamamahagi ng ayuda. Sabi ko sa lungsod ng San Pedro, lahat ng mga hindi nakaschedule, pauwiin muna. Kahit habaan natin yung pamimigay, hanggang gabi. No? Basta wag lang ganung kahaba ang pila. Pero marami pa rin ang hindi umalis at nagtiyaga sa pila kahit walang kasiguruhan kung makakakuha sila. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Nang ipinatigil ng Baguio City LGU ang lahat ng shooting sa kanilang lungsod. Ito ay matapos magpositibo sa COVID-19 ni Arjo Ataide at ilan pang kasama sa produksyon. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Pinayagan ng lungsod ng Baguio ang pagsundo ng mga ambulansya kagabi sa 8 COVID positive na kasamahan ni Arjo Ataide para makapag-quarantine at magpagamot sa Maynila. Pinayagan ding bumaba ng Baguio ang mahigit 30 production people na itinuturing na close contacts ng mga positive cases. Gayunman, tinukoy ng Executive Assistant ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang bago umanong paglabag sa alituntunin ng lungsod. Ayon kay Attorney Althea Alberto, unang napagkasunduan ang magpapadala ng 6 na transport vehicles para sa mga pasyente kagabi. Pero nagpadala umano ang kumpanya ni Ataide ng dagdag na unauthorized vehicles na hindi sakop sa listahan nilang papasok ng Baguio. Nang tanungin ng triage team ng LGU, plinano pa umano ng mga driver ng unauthorized vehicles na mag-overnight sa lungsod na siyang hindi sakop ng kanilang napagkasunduan. Maliwanag-anila ang napagdesisyon ng pick-and-go setup. Ayon kay Alberto, dahil sa paglabag ng kumpanya ni Ataide, nagpa siya silang ipatigil na ang lahat ng filming activities sa lungsod habang pinag-aaralan ang mahigpit na compliance ng mga kumpanya sa health protocols. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, dudulog na rin sila sa Department of Labor and Employment pati na rin sa Film Development Council of the Philippines para sa masusing resolusyon ng kontrobersiya. Palalawakin din nila ang contact tracing ng mga nakasalamuhan ng mga tao ni Ataide sa labas ng Baguio City. Samantala, tumangging magbigay ng komento si Mayor Magalong sa paghingi ng paumanhin ni Ataide at kanyang kumpanya. Una nang sinabi ng Filmmaking Productions na tuto pa rin nila ang kanilang responsibilidad sa lungsod at sa mga kasama nilang nagkasakit. Kasalukuyang pang ginagamot si Ataide sa isang ospital sa Metro Manila. Sa kanya namang Facebook post, ipinagdasal ng ina ni Ataide na si Silvia Sanchez ang agarang paggaling ng lahat ng nagkasakit. Umapela rin ang girlfriend ni Arjo na si Maine Mendoza na sana'y marinig ang panig ni Arjo at ang tunay na konteksto ng mga nangyari sa mga nakalipas na araw. Mario Dumawal, ABS-CBN News. Tatlong araw bago ang kanilang bakbakan, muling nagkaharap sina Senador Manny Pacquiao at Yordenis Ugas sa huling press conference sa Las Vegas, Nevada. Target po ng Team Pacquiao na man-knockout si Ugas pero hindi nagpapatinag ang Cuban fighter. Live mula sa Las Vegas sa Amerika, nagpapatrol si Dayan Castillejo. Dayan? Hi Bernadette, alam mo kahit napakataas ng respeto ng Team Ugas kay Pacquiao dahil sa lahat ng na-achieve niya sa sport na boxing, sobrang taas ng confidence ni Ugas. Unang-una, Cuban fighters, laging handa, very tough. Number two, chance of a lifetime para sa kanya na makalaban ang isang big name na Pacquiao na hindi raw niya sasayangin. At number three, lumalaban siya hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. I used to fight right-handed most of my career, so nothing to worry about. Ang nakikita ni Coach Freddie Roach, KO win para kay Manny, gaya ng ginawa ni Pacman sa isang sparring partner. We had a real good training camp. Putting the one sparring partner on the canvas was a motivator for all of us. For the tournament fight, on my everyday training, I did 25 rounds, 28 rounds a day, but this time I did 30 rounds, 32 rounds, sometimes 31 rounds. So, and the coaching staff trying to stop me. Ipinagmalaki naman ng Team Ugas ang kondisyon ni Yordenis at imposible anila na mapapatumba siya ni Pacman.
No, pienso que no. Pienso que soy un competidor. I'm 100% certain he cannot knock me out. I've done all the work and all the preparation. Last 2 years is the last fight he did with Kit Thurman. Yes. And everybody saw that he dropped Kit Thurman at the first round, and after that he was okay, but after sixth round he was not okay. How determined is your Dennis to win this fight? He's very cool guy. He never show emotion. Oh. He's no emotion guy. Okay. And he got a dream, and he working for his dream to come true. Malaki ang respeto ni Uga sa legend na si Pacquiao at may sagot raw siya sa volume punching at angles ni Manny. Bernadette, 4 a.m. na dito sa Las Vegas, Huwebes. So mamayang konte, plano ni Pacquiao na tumakbo ng konte sa kanyang paboritong track sa UNLV. Konting shadow boxing sa kanyang kwarto. Umiiwas rin siya na lumabas para rin maging safe sa COVID. Ang Team Ugas naman ay konting light shadow boxing na rin at konting limbering up kasi both fighters are ready to rumble. And then Friday, weigh-in of course. Wala tayong inaasahang problema kay Pacquiao at Ugas to make the welterweight limit 147 pounds. And then Saturday night, opening bell 8 p.m. Las Vegas time, alas 11 ng umaga Linggo sa Pilipinas. So ipagdasal natin si Pacquiao, sana manalo siya. Bernadette. Maraming salamat. Dayan Castillejo. Booster shot laban sa COVID-19, kailangan na ba? At legalidad ang pasweldo sa PTV4, pinuna ng Commission on Audit, 1,000,000 pisong halaga naman ang pagkain para sa online meeting ng DOH sa Visayas, nasita rin. Nagbabaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Magpapanukala po ang pamahalaan ng 240 billion pesos na budget sa isang taon para sa pagtugon sa krisis na dulot ng COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, mapupunta ang halos kalahati ng pondo sa Department of Health. Mabibigyan din ng pondo ang Department of Labor at Overseas Workers Welfare Administration para tulungan ang mga manggagawa at OFW na apektado ng pandemya. Kasama rin sa panukalang 2022 budget, ang pondo para sa pagpapatayo ng Virology Science and Technology Institute. Sa Lunes, nakatakdang isumite ng Department of Budget sa Kamara ang kabuang 5 trilyong pisong budget para sa 2022. Abot sa 45 billion pesos ang panukalang pambili ng COVID-19 booster shots sa susunod na taon. At ayon po sa Malacanang, pero ang giit ng World Health Organization naman, hindi pa kailangan sa ngayon ng booster shots. Nagpapatrol, Vivian Julia. Halos 6 na buwan na mula nang magsimula ang pagbabakuna kontra COVID sa bansa. Pero sa ngayon, hindi pa nakikita ng ilang local experts na dapat nang magturok ng COVID booster shot. Ang booster shot ang panukalang pondo para rito sa susunod na taon. Bahagi ang halaga ng kabuoang 240.7 billion pesos na panukalang pondo para sa COVID pandemic response ng gobyerno sa 2022. Pero kung kakailanganin ng booster shots ng mas maaga, pwede rin umanong gawa ng paraan. Wala pong issue na sa 2022, lahat tayo mabibigyan ng booster shot kasi nandiyan nga po yan sa budget. So titignan po natin, no, dahil ito naman pong procurement natin, sisipa po yan for as early as January. Pwede natin bilhin na yan earlier if we need to. Maging ang Department of Health, pinag-iisipan na ang pagbibigay ng booster shot sa ilang sektor sa susunod na taon. Pero inaantay pa ang pinal na rekomendasyon ng mga eksperto. One thing is sure, we are going to have boosters for health workers and for the immunocompromised. Maybe next year, how soon from their primary dose, yun ang inaaral pa. Sa Estados Unidos, inanunsyo ng sisimulan sa susunod na buwan ang pagbibigay ng COVID booster shots sa mga individual na 8 buwan na mula nang maging fully vaccinated. Yan ay kasunod ng ilang pag-aaral na bumababa ang antibodies mula sa COVID vaccines pagkalipas ng ilang buwan.
Pero ayon sa World Health Organization, base sa datos, hindi pa kailangan ng COVID booster shots. At bago ito gawin, dapat ay makumpleto muna ang bakuna ng mga vulnerable na populasyon o yung delikado pag tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Kasama rito ang mga senior citizen o A2 at mga may comorbidity o A3. Sa datos ng gobyerno, nasa higit 45% pa lang o wala pang kalahati ng senior citizen sa Pilipinas ang kumpleto ang bakuna kontra COVID. Higit 68% naman ang fully vaccinated sa mga may comorbidity. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Target ng Department of Information and Communication Technology o DICT na masimulan na sa Setyembre ang pag-issue ng digital vaccination certificates. Ayon sa DITC, sa pamamagitan ng kanilang online portal na VaxCertPH ay madaling makakakuha ng vaccine certificate. Kailangan lamang ay sagutan ang ilang detalye gaya ng pangalan at vaccination details. Tiniyak po naman ng DICT na compliant sa standards ng World Health Organization ang vaccine certificates at hindi basta napepeke. Nais ngayon ng DITC na mabibigyan ng sapat na training ang mga LGU para hindi magkaberya sakaling dagsain ang mga nais kumuha ng vaccination certificate. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na naging bagyo. Pinangalanan itong Bagyong Isang. Isa itong tropical depression o mahinang bagyo, ulitong nakita sa layong 1,290 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot sa 45 kilometers per hour at gustiness na 55 kilometers per hour. Magandang balita naman, hindi inaasahang tatama o lalapit sa bansa ang bagyo dahil nakikitang mas magpapanorte ang direksyon ni Isang sa mga darating na araw. At dahil mahina lang ang bagyo at nasa monsoon break pa tayo, wala rin itong nakitang paghatak sa habagat na magdadala ng pag-ulan. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, iiral pa rin ang easterlies na magdadala ng mainit na panahon at thunderstorms tuwing hapon o gabi. Dito sa Metro Manila, pati na rin sa Bicol Region at malaking bahagi ng Northern at ng Central Luzon, makakaasa tayo ng panandaliang buhos ng ulan. Sa Visayas naman, mataas din ang tsansa ng ulan bukas sa Samar at Leyte, Bacolod, Dumaguete at Iloilo. At sa Mindanao, silipin po natin, maging handa pa rin tayo kapamilya sa Zamboanga City, Sulu, Bukidnon at General Santos City sa posibleng thunderstorms sa hapon o gabi. Yan po ang lagay ng panahon. Lagi nating tatandaan, ang buhay ay weather lang. Kaunting kaalaman, ngayong araw ang 143rd kaarawan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, na kilala bilang ama ng wikang pambansa. Alam niyo ba na dati wikang Ingles ang ginagamit sa sona ng mga pangulo o kaya ay may halong kaunting salitang Filipino? Ayon sa Official Gazette, unang nangyari ito nang ginamit ni Manuel L. Quezon ang salitang kasama sa kanyang sona noong 1936. Pero sa sona ring ito, minungkahi niya ang pagbuo ng pambansang wika. Ngayon ay pinagdiriwang din natin ang buwan ng wika tuwing Agosto bilang pagbibigay pugay kay Manuel L. Quezon. Higit 7 dekada mula nung unang nirekomenda ang pagbuo ng pambansang wika. Nagkaroon ng unang State of the Nation address na nilahad sa wikang Filipino. Itong unang sona ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Bukod sa pagiging ama ng wikang pambansa, kilala din si Manuel L. Quezon bilang bayani para sa ilang Hudyo. Noong kasing eve ng Holocaust o pagpatay sa mga Hudyo ng German Nazi, binuksan niya ang Pilipinas para sa mga Hudyo sa kanyang open door policy. Bihira na may tumatanggap ng Jewish refugees noong panahon na yon. Pero nasa 1,300 Hudyo ang nailigtas sa Holocaust at pinayagan tumira at magtrabaho sa Pilipinas. At tinawag silang the Manila Nurse. Ito po si Kuya Kim nagsasabing mag-aral na maigi upang buhay ay buti. Sa pagbabalik ng TV Patrol, OFW sa Afghanistan, matagumpay na nailigtas ang ilang kapwa Pinoy kahit nakabantay ang grupong Taliban. At voter registration, hindi na palalawigin pa ng COMELEC. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Inungkat ng mga senador ang umano'y overpriced na mga face mask at face shield na binili ng gobyerno sa gitna ng COVID-19 crisis.
Ipatatawag din ng Senado ang isang dating opisyal ng Department of Budget na nangasiwa sa umano'y questionable paglipat ng bilyong-bilyong pondo ng Department of Health sa Procurement Service ng DBM. Nagpapatrol, Katrina Domingo. Kumonsulta sa isang psychiatrist. Yan ang payo ni Senator Richard Gordon kay DOH Secretary Francisco Duque III matapos marinig ang kalihim na tila nahihirapan na sa panggigisa ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga questionableng paggastos ng DOH na unang nakita ng Commission on Audit. Marami kayong psychiatrist dyan sa DOH. Pag-amot ka muna sa psychiatrist yung sa DOH. Meron kami dito mga psychosocial support dito. I know it's very stressful to work in the government, so please make sure that you get it done. Nito, sir. Nabanggit ito ni Gordon sa gitna ng balitaktakan kung bakit nagdesisyon ng DOH na ilipat sa procurement service ng DBM ang 42 billion pesos na pondong pangkalusugan. Ayon sa DOH, hiningi nila ang tulong ng DBM sa pagbili ng ilang supply para sa pandemya tulad ng mga face mask at face shield. PSDBM do have a surplus of these PPEs in their virtual store. Nag-request kami for them to procure for us, including insurance. Ngunit puna ng ilang senador, walang memorandum of agreement na pinirmahan ang dalawang ahensya. At tila overpriced pa ang mga nabiling materyales dahil ang mga biniling face mask ay nagkakahalaga ng 27 pesos kada piraso. Habang ang halaga naman ng bawat face shield ay aabot sa 122 pesos. Sobra naman yatang specialized itong DBMPS at itong re-require ninyo na napakamamahal. Sabihin na natin na very tight ang supply at that point. Pero saksakan na yata ng overpriced. Giit ng DOH, hindi naman daw overpriced ang mga nabiling gamit at hindi naman mandatory ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang ahensya kung ang bibilin ay mga common use items o mga supply na ginagamit sa pang-araw-araw na operasyon ng gobyerno. During the time of our procurement, the SRPs for these items were not yet valid. So when we conducted the procurements for this PPEs, no, we were looking at the reasonable price that existing at that time. Face-to-face contact. Ngunit paliwanag ni COA Chairman Michael Aguinaldo, the purpose of the MOU is not just to document the money transfer, but also to impose obligations on the entity on whom the money is being transferred. Even for the auditors, naging mahirap yon. You know, trying to track, na kanino na. Ayon sa DBM, ang nangasiwan ang paglipat at paggastos ng 42 billion pesos mula sa DOH ay si Lloyd Christopher Lau, dating Budget Undersecretary na nag-resign na noong Hunyo upang makapag-apply bilang Deputy Ombudsman. The question on whether the amounts for the face shields, face masks, and other PPE would be defensible because some people from the private sector were saying that it's expensive. And he said at that point na because there were limited items in the local market, the amounts that he presented were defensible. Sinubukan ng ABS-CBN News na hingin ang panig ni Lau, ngunit hindi pa siya tumutugon sa mga mensahe. Ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, ipatatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si Lau upang ipaliwanag kung bakit ang PSDBM ang gumasto sa 42 billion pesos na nakalaan sa DOH. Ayon din sa Makabayan Block, ipatatawag si Lau ng Kamara sa sarili nitong investigasyon. If there was overpricing, certain and he is responsible for it. And just to put it in context, we were not talking about small money. It's something unusual. A government official would be afraid to do this unless directed by somebody higher, and this is what we want to find out. Dagdag ni Drilon, kailangang panagutan ni Duque ang patong-patong na issue na kinasasangkutan ngayon ng DOH, kabilang na ang naantalang pagre-release ng special risk allowance, hazard pay, at iba pang benepisyo para sa mga medical frontliners sa gitna ng pandemya. For Secretary Duque to blame the LDBM for the delays or the hospitals,
that's totally passing the buck, which he was assumed full responsibility for this. Nauna na kasing giniit ng kalihim na naibigay na ng DOH ang pondo sa mga ospital, kaya hindi ang ahensya ang dapat sisihin sa mga naantalang benepisyo ng mga health worker. Yung mga ospital ng mga private entities, no, na mga ito, sila ang actually may accountability. Dahil sila po ang nakakakilala doon sa kanilang mga healthcare workers. So, may proseso ho sila dyan. Meron silang human resource office to properly identify who should be the legitimate recipients of these benefits. Ngunit depensa ng ilang samahan ng mga health worker, hindi naman umano nagbibigay ng sapat na abiso ang DOH upang makapagpasa ng requirements ang mga frontliner para makuha ang benepisyong na ipangako sa kanila sa ilalim ng batas. Hindi daw po nag-submit ang management namin ng requirements sa kanila. Itatanungin kita, kabayan, paano ako magsasubmit sa'yo kung wala man lang guidelines o directive na binigay ang DOH? Sa nangyayari po ngayon, di po namin alam, wala na po kaming tiwala sa kanila. Baka po hindi na naman makarating sa amin. Ito naman po yung may certification, may memorandum of agreement, ganyan. Ang inihintay na lang po namin yung release. Ano? Kasi sabi po ni Secretary Duque, nasa mga ospital na, wala pa po yun. Yung iba naming ospital, hindi nga nila, ano eh. Hindi pa dumarating sa kanila, paano naman po namin ipapamahagi yun? Sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, inaasahan na patuloy nagigisahin ang DOH kung paano nila ginastos ang milyong-milyong pondo para sa pandemya at kung saan pa inilagak ng ahensya ang pera na dapat sana ay pambayad sa mga nurse at doktor at pambili ng karagdagang bakuna. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Na po ng Commission on Audit ang umano'y irregular at hindi kailangang mga gastusin ng ilang regional office ng Department of Health. Nasita rin ng COA ang ibang ahensya, kabilang na ang pasweldo sa People's Television Network o PTV. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Sa mahigit 300 pahinang report ng Commission on Audit sa Department of Health para sa taong 2020, kabilang sa napuna na ang 1.08 million pesos na catering sa Region 6 Center for Health Development para sa virtual meetings na hindi kailangan dahil ang mga kasali ay nasa kani-kanilang workstations. Ayon sa COA, kasama ang catering services sa kabuang halagang 557 million pesos na gastusin na irregular, hindi kailangan at kalabisan. Irregular ang paggasta ng 2.1 million pesos na hazard pay para sa mga tauhan sa Region 7 na hindi naman physically present sa trabaho at iyong may mga naipong leave of absence. Kalabisan ang pagbayad sa Region 2 ng hazard pay para sa mga tauhan na lagpas ay tinakda ng Administrative Order No. 26 tungkol sa mga nag-duty sa gitna ng lockdown. Sinabi ng auditors na ang lumalabas na pagsasawalang bahala sa mga batas at regulasyon ay nakakaapekto sa kaayusan ng mga transaksyon at maaaring magamit sa maling paraan ang pondo ng gobyerno. Sinabi ng COA na tinanggap ni Secretary Francisco Duque ang rekomendasyon nilang sundin ng operating units ng DOH ang mga regulasyon para hindi magkaroon ng disallowance o pagbabalik ng pera. Sa audit naman sa Department of Information and Communications Technology, napuna ang donasyon para sa San Juan City at Makati City ng mga digital device para sa mga estudyante at guro na may kabuang halagang 170 million pesos. Sinabi ng COA na ang current assets ng kumpanyang pinagbilhan ng mga device ay hindi aabot sa halaga ng proyekto at hindi rin naipakita na nasa negosyo ito ng pagtitinda ng mga device, kaya kaduda-duda ang legal na kapasidad nito. Sinabi ng COA, wala sa mandato ng DICT ang pamimigay ng mga device at kahit pa nakikisimpatya ang auditors sa mga estudyante at guro ngayong panahon ng distance learning, maaaring illegal ang paggastos. Sinabi sa audit report na wala silang natatanggap na anumang komento mula sa DICT management. Sa audit report naman sa Department of Agriculture, napuna ng audit team na 24.84 billion pesos ang nagamit ng ahensya sa kabuuang COVID-19 funds nito na 27.03 billion at may hindi nagamit na 2.19 billion pesos
dahil sa mabagal na proseso na pagbili at kawalan din ng supply ng mga buto at matagal na paglabas ng pondo. Ayon sa isang samahan ng mga magsasaka, maraming hindi pa nakakatanggap ng abono mula sa COVID-19 funds, pero iginiit ng DA na wala namang korupsyon sa ahensya. Ang problema is itong bayanihan to, maraming hindi nakatanggap. No? Yun ang balita natin sa ground. And yun ang hinihintay pa. Dahil ang isang problema nangyari is tumaas yung world market price ng fertilizer, no? From dati 50 to 880 noong October 2020, ngayon umabot ng 1,500. So sana kung naibigay itong bayanihan to, nakatulong talaga sa mga farmers natin. Malaking bagay yun, no, sa inputs ng farmers. Kasi kunyari, ang farmers ay gumagamit ng 10 kaban na pataba. So these are mostly documentation issues and procedures. So we are taking seriously giving them right documents na kailangan. I would assure the public na walang irregularities, walang corruption. Pinuno rin ng COA ang legalidad ng mga pasweldo sa People's Television Network Incorporated o PTV4 na nagkakahalaga ng 189 million pesos dahil sa kulang-kulang na daily time record. Idiniin pa ng auditors na ilang taon na nila itong puna sa mga sweldo ng regular at contractual personnel ng network. Sa isang pahayag, sinabi ng PTV Board at Management na sineseryoso nila ang findings ng COA at ginagawa nila ang lahat para masunod ang mga rekomendasyon. Stop that flagging. God. Tiniyak naman na Malacanang na patuloy pa rin ang paglaban ni Pangulong Rodrigo Duterte sa korupsyon matapos itong magalit sa COA at sabihan ang kanyang gabinete na huwag pansinin ang audit reports. At sa dami po ng mga nasibak na ng presidente dahil po sa korupsyon, wala naman pong kaduda-duda na kung meron talagang ebidensya, sibak po yan. Hindi po siya mag-aatibili na tanggalin kahit sino man kung meron pong bahid ng korupsyon. Pero sinabi rin na Malacanang na ang audit reports ay initial observations lang ng COA at may tsansa ang mga ahensya na sumagot sa mga issue. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Final na ang desisyon ng COMELEC. Hindi na palalawigin pa ang deadline ng voters registration para sa halalan 2022. Sa kabila nito, nagdagdag ng oras at araw naman ang komisyon para marami pa rin ang makapagparehistro. Nagpapatrol, Ina Reform Nina. Ilang beses natigil ang voter registration sa Metro Manila at iba pang mga lugar dahil sa lockdown bunsod ng pandemya. May 42 araw na lang bago ang September 30 deadline para sa pagpaparehistro. Sa kabila ng mga panawagang palawigin pa ito, inanunsyo ng COMELEC na hindi na mauurong pa ang deadline. Lalo't sa October 1, magsisimula na maghain ng Certificate of Candidacy ang mga kandidato at ilalabas na ang lahat ng panuntunan para sa halalan sa ilalim ng new normal. Citing operational concerns, particularly with the timelines associated with the preparations for the 2022 elections, the Commission on Bank voted by majority vote not to extend the registration period. If we delay the end of voter registration, it will also cause corresponding delays in all other preparatory activities. Para mas marami pa rin na makapagparehistro, mas pinalawig na ang oras at araw. Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 7 p.m. ang registration at 8 a.m. hanggang 5 p.m. naman sa Sabado at holidays. May voter registration lang sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at MGCQ. Kaya sakaling palalawigin ang ECQ sa NCR at iba pang mga lugar. As a matter of policy, when we are in ECQ, voter registration is automatically suspended. So if ECQ is extended, then the suspension is likewise extended. Hindi tanggap ng ilang mababatas ang desisyon. Tanong ni Assistant Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, bakit dati nung wala pang pandemya, nagawa namang palawigin ang voter registration?
Para naman kay bayan muna Congresswoman Eufemia Culiamat, kailangan ng extension alang-alang sa ilang sektor gaya ng magsasaka at katutubo. Si Deputy Speaker Rufus Rodriguez, hindi sang-ayon sa dagdag oras lang. I'm not agreeable to extending the time. I am for extension of registration. Paalala naman ng COMELEC sa mga OFW, di ba pang nagbalikbayang Pinoy na active voters at dito naboboto sa Pilipinas, mas maaga ang deadline para iproseso ang transfer ng inyong voter record. Sa August 31 ito o may 12 araw na lang. Sa tala ng DOLE, higit kumulang 600,000 OFW nang umuwi sa Pilipinas sa panahon ng pandemya. Bukod sa local COMELEC office, maaari ring magpa-transfer ng voter record sa COMELEC main office sa Intramuros at 5 iba pang extension offices. Pwede rin naman kayong hindi na mag-personal appearance, no? Kung sakaling kumpleto ang iyong biometrics. Paano magiging kumpleto yon? Kung dati na kayong nagrehistro, whether locally or abroad, kung dati na kayong nakaboto, whether locally or abroad, at kumpleto ang aming biometrics, ang inyong biometrics sa aming database, ay pwede na kayong mag-avail ng aming virtual frontline services. Kahit ECQ, maaring i-avail ang online registration. Ang mga Pinoy na boboto naman sa ibang bansa kasama sa September 30 deadline para magparehistro. Nasa 1.5 million OFWs ang nagsumite na ng overseas voting application. Kapag bumoboto po kayo, nakikita ho ng ating mga kongreso, ang ating mga politicians na mahalaga ang inyong boto at lahat ng mga inyong issues or concerns about overseas, yung health, yung safety and everything, mabibigyan pansin po pag nakita nilang your vote counts. Higit 300,000 overseas voters ang bumoto noong halalan 2019. At inaasahang mas malaki ang turnout sa Mayo, gaya na nakagawian tuwing presidential elections. Ina Reformina, ABS-CBN News. Hinihikayat ng star magic artist ang mas marami pang kabataan na magpa-register para sa halalan 2022. Idinaan ito sa isang voters registration and education campaign. Nagpapatrol, MJ Felipe. Dito sa darating na eleksyon at gusto niya rin ma-impluwensyahan o ma-educate din ang ating mga kabataan sa star magic. Kwento ni Robbie, nakasalalay sa boto ng mga kabataan ang magiging kalagayan ng Pilipinas sa susunod na 6 na taon. Instead of saying, isa lang ako, say, isa pa ako. Isa pa ako sa mga pwedeng magbigay ng tunay na pagbabago. Isa pa ako sa mga pwedeng maging rason kung bakit gaganda ang Pilipinas. Isa pa ako sa boboto. You don't have to have a million followers to be able to create change. And that's why it's so nice to see that within our little circle of Star Magic, we are starting something like this. Simple as one vote seems. Your vote matters. Natutuwa kami dito sa proyektong ito dahil isa itong magandang paraan para ma-address yung siguro perennial problem na yan, ano? Yung disinterest or yung pagiging unengaged ng maraming kabataan. Ang kabataan ngayon ay bumubuo ng mahigit 1/3 ng ating voting population. Sa huli, hinikayat ni Robbie at ng ilan pang artista ang kabataan na gamitin ang natitirang panahon para magparehistro at makiisa sa paghubog sa kinabukasan ng bayan. MJ Felipe, ABS-CBN News. Susunod, bakbakang Pacquiao at Ugas. Sino na nga ba ang llamado ayon sa mga boxing analyst? Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol! Sinuong ng isang OFW sa Afghanistan ang panganib para lamang masundo ang mga kasamang Pinoy na stranded sa iba't ibang embahada sa Kabul. Ito'y kahit pa nakabantay sa mga checkpoint ang mga Taliban. Nagpapatrol, Willard Cheng. Ganito kapuno at siksikan sa loob ng U.S. military transport plane na sinakyan ng overseas Filipino worker na si Elmer Presa at mga kasama. Gayun din ang mga Afghans para lang makalabas ng Afghanistan.
kwento sa teleradyo ni Elmer na Deputy Project Manager para sa K-9 Unit sa Afghanistan. Nag-alala siya para sa iba pang kasamang Pinoy na naipit sa embassy ng Amerika at Sweden matapos makapasok ng Kabul City ang mga Taliban. Wala na po tayong driver na naglakas loob na kunin po sila. Oo. At ako po ay nakiusap, sabi ko sa aking boss, I will take risk to get my guys. So, binigyan po ako ng paintulot. Sabi, Elmer, you're on your own. You can do whatever you want. Just bring them here. Sinuong ni Elmer ang panganib at humarap pa sa mga Taliban. Nakiusap po ako sa mga Taliban na sila na po kasi nag-conduct ng checkpoints. Oo. Napakadami na po nila bigla sa labas. Sabi ko po ay meron akong kukunin kabayan natin. Binigyan naman po ako ng pagkakataon. Kaya malaya po ako nakilos hanggang sa na-retrieve ko po yung mga tropa natin Pilipino. Kinabukasan, may isa pa siyang Pinoy na nasundo sa isang hotel. Sabi ko, may kaibigan akong Pilipino, mag-grip to Meskel na eh. Sabi ko, pwede ba silang punin ng walang problema? Hinayaan po nila ako. Binigyan po ako ng opportunity, kaya sinamatan ako po yung pagkakataon. Ligtas at iba-ibaan niyang lugar ang pinagdalhan sa mga Pinoy. Si Elmer at ilang mga kasama, kasalukuyang nasa US military base sa Doha, Qatar, at naghihintay na makauwi ng Pilipinas. Tiniyak ni Labor Secretary Silvestre Bello III na makatatanggap ng tulong ang mga manggagawa. ACAP program, abot kamay sa pagtulong sa mga OFWs. Lahat ng mga OFW na na-displaced because of COVID, they got 200. When they're still there, if they were repatriated, the peso equivalent will be given here, 10,000 pesos. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, hindi nagtagumpay ang tangkang ilikas kagabi ang mga Pilipino mula sa Afghanistan via New Delhi sa India at Islamabad sa Pakistan dahil nakansela ang mga commercial flights. Nananatiling mahirap ang akses papunta at sa loob ng paliparan at walang katiyakan na makakaalis kahit naka-check-in na. Ayon sa DFA, may 7 Pilipino na kumpirmadong nakarating na ng Qatar at 5 sa United Kingdom. Tiniyak ng DFA na tutulungan lahat na makauwi ng Pilipinas. Siniguro naman ng Amerika na sisikaping gawing ligtas ang daan papuntang Kabul Airport na mga nais lumikas. Mga tropang Amerikano rin ang nagbabantay ngayon sa paliparan. We cannot afford to either not defend that airfield or not have an airfield that's secure where we have hundreds or thousands of civilians that can access the airfield at will and put our forces at risk. Ipinagtanggol naman ni Afghan President Ashraf Ghani ang pasyang umalis ng Afghanistan para umano hindi na dumanap ang dugo. Ang mga iniwan niyang kababayan, iniinda ngayon ang tumaas na presyo ng mga bilihin at kilos protesta sa lungsod ng Jalalabad na susubok sa ipinangakong bagong mukha ng pamamahala ng Taliban. Willard Cheng, ABS-CBN News. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa Baseco, Maynila kahapon. Ang insidente huli sa CCTV. Nagpapatrol Jerome Lantin. Sakuha ng CCTV sa Barangay 649 Baseco, Maynila mag-aalas 2 kahapon. Makikita ang lalaking kinilalang si Efren Castillo na naglalakad sa Block 1 Dubai Port Area. Kasabay maglakad ni Castillo ang dalawang iba pa. Nakasuot ng itim na t-shirt ang nasa kanan niya habang nakaputi naman ang nasa likuran. May itinuro pa ang lalaking nakaitim na tila direksyon sa pupuntahan ni Castillo. Nang biglang bumunot ng baril ang nakaputi at malapit ang binaril sa ulo si Castillo, bumagsak na ang biktima at sinubukan pa siyang barilin ulit pero tila nagloko ang baril. Tumakbo sa parehong direksyon ang dalawang lalaki. Hindi matanggap ng live-in partner ng biktima ang kanyang sinapit. Nagpaalam lang umano si Castillo na may bibilhing materyales para sa kanyang trabaho bilang glass installer. Mabait naman tao yun, marunong makikisama yun. Ang alam ko wala naman siyang pinalpak na trabaho sa Baseco. Para lang siyang para siyang aso pinatay na patalikod. Hingihingi po ako ng tulong sa mga mabuting puso. Sana matulungan niyo po ang asawa ko. Hindi ko po makuha-kuha sa plenaria kasi mataas po yung hinihingi sa amin eh. Ayon sa MPD, base sa kuha ng CCTV, magkakakilala ang biktima at dalawang lalaki. Obviously, nang nakita natin niya, magkakakilala silang tatlo sa biktima natin at bakit siya binara niya. Nangangala pa ng statement. Patrol! Anim na atletang Pinoy ang sasabak sa Paralympics sa Tokyo, Japan ngayong August 24.
inspirasyon nila ang tagumpay ng mga Pinoy Olympians para makakuha ng medalya. Nagpapatrol, Jasmine Romero. Sa mga susunod na araw, babiyahin na sa Tokyo, Japan ang anim na pambato ng Pilipinas sa Paralympic Games. Binigyan ng virtual send-off kanina sina Ernie Gawilan at Gary Behino ng swimming, sina Gerald Mangliwan at Janet Aceveda ng athletics, si Aline Ganapi ng taekwondo at si Ashel Guion ng powerlifting. Baon nila, hindi lang ang matagal at mahirap na preparasyon kung hindi ang magagandang halimbawa ng mga atletang Pilipino sa nakalipas na Tokyo Olympics, lalo na ang gold medalist na si Heidelin Diaz. Sobra pong binigay niya na inspiration sa akin. Sobrang proud po ako sa sarili ko. Sa puso ko, talagang sobrang saya ko. Nakaabot ako dito. Everybody calls me Lola. Nakaabot na ang Lola hanggang sa Paralympics. Sa akin personally, hindi naman pressure eh. Kumbaga talagang nadagdagan yung moral din namin. Yung pagpunta namin doon, tatapusin namin ng maganda. Determination lang po talaga ang kailangan ng isang tao para maabot yung gusto niyang maabot sa buhay. Kung masasayang na sakripisyo, enjoyin ko po yung game. Wala mang target na bilang ng medalyang maiuwi, nais pa rin nilang may maibigay na karangalan sa Pilipinas. We want to achieve, at the very least, winning one bronze medal like we did in the Rio Paralympic Games, and if not, even improve on that. Aminado ang Philippine Para Delegation, malaking bagay ang buhos ng suportang galing sa pamahalaan, pati na ng pribadong sektor. Hopefully, be able to inspire our people as our Olympians have. It's a hard act to follow. And I hope that our athletes are able to bring home medals as well and inspire our people. Sa linggo na aalis, ang anim na atleta kasama ang kanilang coach at support team. Jasmine Romero, ABS-CBN News. Hindi man may tuturing na bigatin sa mundo ng boxing, ang Kubano na si Yordines Ugas, kilala naman siya bilang isang matibay at matapang na boksingero. Kaya ayon sa mga boxing analyst, hindi magiging madali para kay Manny Pacquiao na mabawi ang WBA Welterweight Championship. Nagpapatrol, North America Bureau Chief TJ Manotok. Mas matangkad, mas mahaba ang reach at kasintapang ni Pacman sa loob ng ring. Yan ang mga last ng Cuban fighter na si Yordines Ugas kontra kay 8th Division Champion Manny Pacquiao sa darating na Sabado. Bagamat maraming eksperto ang tumataya kay Manny na mananalo sa laban, hindi nga nila ito magiging madali. Ugas is a guy that he's really a tough guy to handle. He's got a long jab, got long arms, and I think you know he's going to give Manny some trouble in the fight. He's very technically sound. He's extremely experienced, going back to his amateur days as a vaunted member of the Cuban national team, Olympic bronze medal winner, a true pro. Like in other words, he's not coming in having never faced good opposition. Ang isang lamang para kay Ugas, dagdag na motivation na makakalaban ng isang legend sa boxing. Oh, he's fighting one of the all-time greatest fighters in the history of the world. That's a big, he's got to be super pumped up and excited about that. Para kay Aioli, bagamat hindi magiging madali, masusungkit muli ni Pacquiao ang nawala niyang belt na lang kanyang talent at karanasan. I think it's one of those things where Pacquiao is the more talented fighter, but it's not as big a spread as people think. I'll say Pacquiao on a decision, but no controversy. May bit-bit na 26 wins, 4 na talo, at 12 knockout si Ugas pagpasok sa ring, pati na ang WBA welterweight belt na dating hawak ni Pacquiao. Kaya't dagdag motivation ito para sa fighting senator na mapatunayan sa buong mundo kung sinong karapat-dapat na matawag na kampiyon. TJ Manotok, ABS-CBN News, Las Vegas, Nevada. At iyan po mga balita ang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Patuloy kaming maglilingkod, mga kapamilya. At kabayan, andito kami para sa iyo. Saan man sa mundo'y mapapanood ninyo ang TV Patrol live at on demand. Sa YouTube, sa cable, at iWantTFC. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan!